isang magandang araw ko, Bonsai. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa organikong insecticide o pesticide. Nakikita nyo sa aking harapan ang mga herbal na oregano. Hindi lang pala itong magaling magpagaling sa mga ubo, sipon, at sa may mga hika. Maganda din pala ito na organic pesticide. Tara, wag na nating patagalin. Gawa na tayo ng organic natural insecticide. Ito na kabonsai, pipitasin na natin yung mga dahon para gawing organic pesticide. Lagyan natin dito sa isang bowl. Lahat kukunin na natin tong mga dahon na to. Mabilis naman silang magparami ng mga dahon. Mas maraming dahon, mas maganda. Mas maraming mapoproduce na juices. Itong oregano ay may scientific name na Oreganum vulgare. Tapos tinatawag din na Spanish thyme o wild majoram. Ito palang word na oregano ay galing sa Greek at Roman na ang ibig sabihin ay joy and happiness. Yung una, yung oros, ay galing sa Greek word na ang ibig sabihin ay bundok o sa English ay mountain. Tapos yung pangalawa, yung ganos, ay ang ibig sabihin ay joy. Kaya pag pinagsama, mountain joy. Ayos. Ito palang oregano ay may dalawang uri ng components. Ang una yung carbacrol at thymol. Ito ay mayroong antimicrobial properties. Noong 2019, ang carbacrol at thymol ay napag-alaman na pumipigil sa mga bakterya na maaaring mabuo sa mga karne at dairy products. Kaya napakaganda pala nitong gawing pesticide o insecticide. 100% na organic natural. At napag-alaman na mataas din ang antioxidants nito. At tested na ito laban sa mga mapanirang insekto. Ito na kabonsai, nahugasan na natin. At ngayon ay didikdikin natin gamit ang ating almares. Pero kabonsai, kung meron kayong blender, mas mabilis, mas maganda, i-blend nyo. Ay, ngayon, wala akong available na blender, kaya magtsatsaga tayo na gumamit ng almares. Ano ka ba? Sa idikdikin na natin. Ilagay na natin yung mga dahon ng oregano. Medyo matagal na magdikdik. Eh, pag blender, ang bilis lang eh. Uy, umalisik ang katas. At talaga palang napakaganda nitong gawing pesticides dahil tingnan nyo naman ang mga benefits nito sa ating katawan, sa halaman pa kaya. Yung oregano ay ginagamot sa mouth respiratory tract disorder tulad ng ubo, ng hika, ng mga allergies, at ng bronchitis. Sa may mga sakit din sa tiyan o yung tinatawag na heartburn o yung kapag may kabag, ito rin yung pinapainom. Lalo-lalo na higit dun sa tao na may parasites ang mga tiyan, ito yung pinapainom. At lalo-lalo na dun sa may mga mataas ang cholesterol. Kalimitan ang ginagamit ng kabonsai ay yung langis ng oregano. Pinapahid sa skin na may mga acne. Ito pa yung mga health benefits nito. Ginagamot din sila sa cancer, sa mga kulugo, at sa mga sugat. Yung may mga psoriasis, ito yung ginagamot din.
dun sa may mga sakit sa ngipin, ito rin ang ginagamot, lalo-lalo na yung mga nakagat ng mga insekto. Maganda rin ito. At ito'y kilala din natin na bilang insect repellent. Lagyan ba natin? Ang daming mag-produce ng dahon ng oregano. Tapos iniisip ko kung anong gagawin ko dun sa mga dahon ng oregano. Hindi naman pwedeng inumin ng inumin dahil wala namang sipon. Naisipan ko na gumawa ng ganito. At sa aking pananaliksik, nakakita ako ng merong gumagawa ng insecticide nito. Ito nakabonsai sa ilang minutong pagbayo. Marami na siyang tubig. Pwede na natin itong salain sa isang malinis na lagayan. Tubig. Halos puro tubig ang laman ng dahon ng oregano. Ito ka bonsai, sasalain natin sa isang telang malinis para hindi bumara dun sa ating sprayer. Ayan siya. Ayan na. Tapos, pigain. Pigain. Kabonsai, pigain nyo lang mabuti hanggang sa mawala yung katas niya. Hanggang sa ang maiwan ay sapal na lang niya yung mga pulp ng mga dahon. At itong mga pulp na to, pwede nyong ilagay sa isang lagayan para maipon. Magiging compost siya. Kung meron kayong compost, ilagay nyo na ito para mas maganda at mas mataba ang inyong ginagawang compost na lupa. At yan, pinigyan na natin mabuti. At ito yung nakuha nating katas sa dahon ng oregano. Medyo marami rin madidiligan nito. At yan, meron tayong bottle sprayer. Dito natin ilalagay yung extracted na juice ng mga dahon ng oregano. At gumamit tayo ng imbudo para hindi matapon yung juice ng oregano. Itong extracted na dahon ng oregano na to, hindi na natin lalagyan ng water sapagkat halos puro tubig na rin yung laman ng dahon ng oregano. Mas maganda natural. Kasi pag nilagyan natin ng tubig, bababa na yung antimicrobial properties ng dahon. At bababa na rin yung carbacrol at thymol kapag nilagyan natin ng tubig. Mas maganda yung puro na i-spray natin sa ating mga halaman at ating mga puno. Tara ka bonsai, i-spray na natin to sa ating mga bonsai material at saka sa ibang mga halaman. Ito ka bonsai, i-spray na natin ng ating organic natural insecticide, ang powder puff. Ito ay sinira ng grasshopper yung mga dahon dati nung 1 month old pa lang siya mula sa pagkakatanim. Mula sa markot itong ating powder puff, kaya buti nakasurvive yung puno na to. Ayon sa pag-aaral noong 2008 hanggang 2019, na effective pala ito sa soil-borne pathogen at nematodes. Yung pathogen at nematodes ay fungi, bacteria na dahilan ng mga root diseases sa mga lupa. Kaya napakainam pala nito sa ating mga lupa, sa mga bagong tanim na materyales, sa mga lahat ng halaman ng mga bagong tanim. Pag inisprayan ang lupa,
mamamatay yung mga bakterya. Kaya napaka-effective pala nitong ating oregano insecticide na to. Natural na natural. Ito yung bangkiling natin na mula sa cuttings. 10 days old pa lang ito kabonsai. Ang ganda-ganda na ng mga dahon niya. At sana magtuloy-tuloy. Isprayan na rin natin ang mga dahon nito nang sa ganon ay hindi makain ng mga insekto. Preventive is better than cure. Sabi nga nila, mas maganda na ingatan natin ang ating mga halaman, ang ating mga puno. At ito naman yung isang buwan na Gonyotalamus venadensis. Ito ay mula sa hunting natin. At nung unang sibol ng dahon nito ay nakita ko na kinain agad yung unang dahon. May pilas agad sa dahon. At tingin ko grasshopper na naman ang tumira doon. Kaya isprayan na rin natin. Pati itong lupa na pinagkakataniman niya, isprayan na rin natin. Nang sa ganun ay mamatay yung mga fungi at mga bakterya na nasa lupa. Ito yung ating gumamela. Isprayan na rin natin. Mas magandang mag-apply ka bonsai ng nito kapag malapit na magdapit hapon, mga 4:30 hapon, 4:30 to 5. Kalimitan kasi yung mga insekto sa gabi, nananalasa yan. Ito, spray na rin natin itong ating bluebell. Ayun o, mayroong para may daan ng uod. Itong ating oregano na to na pesticide ay epektibo talaga sa mga uod na bago pa lang pumipisa. Ang pag-i-spray nito kabonsai twice a week o once a week. Pero depende sa inyo kung maraming mga insekto yung inyong mga halaman at mga puno. Every other day ang dapat ang pag-i-spray doon. Isang tip kabonsai, ang aphids at langgam ay laging magkasama. Magka-tandem yan. Pinapakain ng aphids ang langgam at yung langgam ang nagpapakain sa aphids. So, palitan sila. Kaya kung saan maraming langgam na pula, marami rin aphids dun. Subok na yan, kabonsai. Na rin natin, kabonsai, para hindi na lumapit yung mga insekto sa ating mga bonsai. Ito kalimitan ang gustong gusto ng mga uod. Itong local wisteria na to, yung golden shower. Dito sila lagi nangingitlog para kainin yung mga tao na to. Ito rin ating mga ornamental na to. Ito, may sira. Mga uod yan. Kabonsai, tapos na tayo mag-spray ng organic natural pesticide. Sana ay may natutunan kayo ngayong araw. Maraming salamat sa panonood. Ako si Aldrin at ito ang Channel AZ. Please hit subscribe guys para lagi kayong updated sa mga videos na ilalabas. At hit nyo na rin yung bell para lagi kayong mauuna na manood. Salamat at lagi kayong mag-ingat. God bless. Ito ka ba sa mga cactus?